kumpirmado na na maglalaro sa Japan B-League si Robert Bolick. Inanunsyo na ng Fukushima Firebonds ang pagpirma ni Bolick sa kanilang ball club. Ito ay para sa next season. Ang Fukushima ay top wildcard team kaya contender din ang sinamahan ni Bolick. Ang importante ay expired na ang kanyang kontrata sa Northport kaya siya ay malaya na. Ayon sa very well trusted writer na si Levin Kanglani, ang nakasala daw sa kontrata ay 2 years at player option ng second year. Sa unang taon daw ay tatanggap si Bolick ng $30,000 kada buwan o 1.6 million pesos at tataas pa ito kung sakaling siya ay bumalik sa second year. Kung sakaling mabuo niya ang 2-year contract kasama ang mga bonus ay maaring umabot lahat sa $1 million. Well, ganun ka-massive na magpasweldo ang bilig. Ang mahigit 55 million pesos ay hindi basta kayang kitain sa ibang liga. Sa pagpasok ni Bolick sa Division 2 ay maaari niyang makaharap si Kiefer Ravena kung ito ay babalik sa liga. Kung hindi pumirma si Bolick sa B-League ay interesado rin sana ang KBL pero parang hindi siya eligible ayon sa isang Korean blogger. Well, at 28 years old ay panahon na rin siguro para mag-try ng options itong ating kababayan at pati mga player nga ng KBL ay sinusubukan na rin ang Liga ng Japan. Samantala ay sa ating nakita na progress ng mga Pilipino sa KBL, pwede kaya itong subukan ni Kai Sotto? Yes, alam natin na hindi ito posibleng mangyari sa ngayon. Ano nga bang benefits sa paglalaro sa Korea? Kung salary ang pag-usapan ay hindi kayang tapatan ng KBL, ang Japan B-League at lalo na kung tatapatan ng CBA. Pero kung pag-uusapan ng different form of training at environment, okay din ang ma-experience ang Korean Basketball League. Siyempre, NBA is the ultimate goal. Belated happy birthday nga pala kay Kai Sotto. Benteuno anyos na ang ating pambato. Yes, bata pa rin. Ang tanong ay makapasok ba siya sa ganitong edad o matulad siya sa ibang international players nasa mid-20s na pataas nang makatungtong sa Ultimate League. Pero ang good thing sa ngayon is meron siyang magandang agency na matatag na mayroong resources at connection. Pero again sa ngayon, ang susi pa rin ay nakay Kai Sotto and the best thing to do ay ituloy lamang ang kanyang progress and development. Kung gusto ni Kai na ma-experience ang different brand of basketball, ay nandiyan ang KBL. Kung ang B-League at PBA ay may pagka-NBA-ish ang estilo, nasa KBL naman ang team play, fundamentals at i-unlock ang iyong potential. They are more tactical than pasik laban ng talento. Tactical ay good sa coaching at kita naman sa resulta ng EASL na ang nagharap ay ang mga KBL finalists na Anyang KGC at SK Knights. Ang next good thing ay confidence build-up. A good example ng mga nabuo ang confidence sa KBL ay sina Renza Bando at Justin Gutang na balitang babalik muli sa LG Sakers. Napaka-importante rin sa isang player ang confidence dahil doon sila mag-excel. Well, this is just an opinion. Kung saan man tahakin si Kai ay ating suportahan.